So, kamusta ang ating mga datos, Prof? Gumaganda pa rin po ba? At mukhang sa inyong palagay ay ready na tayo para sa Alert Level 2. Well, gumaganda pa rin yung datos natin, Zen, sa buong bansa. 4,700 na lang yung 7-day average natin. Isa't pinakamababa ito since noong March pa. So, mas mababa na tayo kaysa noong June-July, noong after noong Alpha and Beta surge, bago ng Delta surge. Ganun pa man, kahit patuloy na bumababa, importante pa rin yung pag-iingat at patuloy na pagpapabakuna sa mga kababayan natin. Yung Alert Level 2, supportan natin yan kasi para sa mga negosyo natin, para makabawi yung mga businesses natin, yung economy natin. Pero hindi naman ibig sabihin Alert Level 2, pwede na tayo maging pasaway at pwede na tayo mga large gatherings. Kailangan pa rin patuloy na pag-iingat din at pag-sunod sa mga health protocols. Sa pangkalahatan, Prof, may mga lugar pa ba tayong dapat bantayan? Mayroon pa naman din yung sa Occidental Mindoro, yung lubang mataas yung trend nila doon, tumataas yung bilang ng kaso, saka mataas yung reproduction number nila, mataas yung daily attack rate nila. Sa rin sa Dumaguete, ganun din, medyo mataas pa rin yung kaso at yung trend nila. Yung iba naman, nasabi namin high-risk areas tulad ng Zamboanga City at La Trinidad, high-risk sila pero pababa na yung trend nila. Nag-peak na sila kumbaga. So, kumukunti na talaga yung mga binabantay natin na lugar din. May particular po bang dahilan? Kasi naalala ko nung last year din, 2020, nung papalapit ang Kapaskuhan at nung Kapaskuhan, hindi nangyari yung inasahan nating surge. Pababa siya. At ngayon mukhang ganun na naman yung nangyayari. May explanation po ba ito base sa inyong mga datos? Yes, actually yung explanation na nakita namin at hindi pa namin ito alam last year ay yung mga surges ay dala sila usually ng panibagong variant. So kumbaga, pag nakaranas na tayo ng isang variant, tulad ng Alpha and Beta, hindi na tayo nagkakaroon ng surge ng Alpha and Beta variant. So, laging bagong variant yung nagsisimula ng panibagong surge. Nakatatlong surge na tayo sa NCR, lahat dala ng bagong variant. Nung last year, June-July, July to August, ayan yung B1 variant. Tapos nung February to May this year, Alpha and Beta surge. Tapos itong yung most recent Delta surge. So sa ngayon, dahil wala tayong nakikitang variant na talagang threatening sa ngayon, hindi natin masasabing wala, pero sa ngayon wala pa, confident tayo na patuloy naman yung downward trend natin. Mm-hmm. Hanggang sana wala pumasok na bagong variant, sana wala nang bagong variant. Nako, yun na nga, Prof. Pero pagka nagkaroon ng isang surge sa isang lugar, meron po bang natural na paghupa in a certain period? May nakwenta ba kayong panahon kung kailan nagtatagal talaga naturally yung surge na yan? Actually, meron nga kami nakita, Zen, parang mga 2 to 3 months. Pero sa mga maliliit na lugar, mga provinces or mga municipality na medyo maliit, minsan nakakayanin na 1 month. Kunyari, or some a place like Cebu City, mga 2 months na kaya na nila mapahupa. Sa NCR, usually, umabot ng mga 3 months. Pero hindi ito, hindi naman nangangahulugan na garantisado yan na nahuhupa by itself. Kailangan din nating tulungan ka. Kailangan sumunod tayo sa mga protocols at pagsuot ng face mask. Kasi sa ibang bahagi ng mundo, hindi naman sila talagang humuhupa minsan. May pagtaas pa rin tulad sa UK dahil hindi na sila nagsusot ng face mask at wala ng social distancing, tumataas pa rin minsan yung bilang ng kaso. Doc, nabanggit ninyo na nagiging nakokontrol natin kapag nagkaroon ng surge, kaya medyo nag-stabilize, nagiging bumababa, nagda-downtrend yung numbers natin. Ito rin ba yung nakikita ninyo ngayon? Because kontrolado natin yung variant, yung itong Delta variant, pagdating ng December, yung projection ninyo talaga na cases per day, bumababa talaga? Ayun na nga ganun na nga, Robert, dahil nakikita natin na yun nga, kontrolado na natin yung variant sa Metro Manila, saka hindi lang sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Central Luzon. In fact, matuturing na natin low-risk areas yung Cavite, yung Batangas, yung Pampanga. So,
talagang nalipasan na natin yung Delta variant, kumaga nasa endgame na tayo ng Delta variant, kaya hindi na natin nakikita magkaka-resurgence. Ngayon, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi pwede pa rin magkaroon ng spikes ng cases, mga clustering outbreaks, mga local outbreaks. Pero in general, yung tingin natin hindi na tayo babalik sa mga 10 or 20,000 cases per day sa ngayon. Kaya nakikita natin baka tuloy-tuloy. Sana hanggang Pasko baka nasa 2,000 or even 1,000 cases per day sa buong Pilipinas. Kaya yan sa Pasko. At with that projection, Prof, mas okay ba talaga na, mas safe na mas babaan pa natin yung alert level natin, let's say for NCR? Ay, sinusuportan din yan yung ano, at least yung alert level 2. Pero yun nga, sabi ko nga kanina kay Jen na kailangan patuloy pa rin pagsunod natin sa health protocols. Hindi naman ibig sabihin alert level 2. Pwede na tayo lahat magpuntahan sa Dolomite Beach at magdikit-dikit doon at walang face mask. Kasi kailangan pa rin talaga pagsunod sa face mask. Kasi pagsunod ng face mask at pagsunod sa health protocols. Kasi importante ito kasi kahit maluwag ng hospitals natin, mahirap pa rin pag magka-COVID tayo. Opo. Prof, kung napag-usapan natin yung figures, no, yung data about new cases, active cases, yung data naman natin on deaths, kumusta po? Ay nako, yan yung isang ano, medyo nakakapagtaka ng konti kasi mataas yung deaths natin. Almost 200 per day yung 7-day average natin sa deaths at tumaas siya. Na medyo nakakagulat kasi bumaba yung cases natin pero tumaas yung deaths. Ang isang possible explanation dyan, kasi may delay naman talaga, kung mag-surge tayo, hindi agad-agad tumataas yung death. So baka may lag factor yan. Pero ang nakagulat lang ay bumaba na, panyari, 2 weeks ago, medyo mas mababa. Pero ngayon, tumataas ulit. Ang isang possible explanation dyan, dahil sa mga probinsya nagkakaroon ng surges, na yung healthcare system nila hindi kasing, let's say, advanced ng sa NCR, baka mas mataas yung mortality rate sa provinces na ngayon pala nagkaka-surge. So isa yun sa mga possible explanation. Pero pinag-aaralan pa namin yung mga numero dyan. Sir, meron na ba tayo, Prof, data? Halimbawa, itong nakita ninyo na medyo tumataas within this week ba or the last 2 weeks yung mga numbers, no, nung namamatay, reported na namamatay sa COVID-19. Na-identify na ba ninyo kung saan yung maraming lugar na o yung lugar na marami yung namatay? Ayun nga, titingnan namin yan, Robert, siguro maglalabas kami ng report or ng ano, ng white paper tungkol dyan at papadala namin sa inyo pag meron. Kasi magalang, mahalagang ano, tingnan natin yan kung saan yung mga maraming namamatay. Ideally, sana makita natin yung datos kung mga bakunado ba to or mga hindi bakunado. Most likely, siyempre, mga hindi bakunado, mga tinatamaan. Kasi ganun rin yung datos natin. Pero kulang kasing datos natin sa mga ano sa breakthrough infections like kung yung mga tinatamaan ba ng COVID ay bakunado na or hindi. Oo, Prof, meron din nagsasabi na may pagbaba yung dami ng testing pagkapanahon din ng Kapaskuhan. Is this a concern for you? Kasi syempre, nakabase din sa datos na ibinibigay nila yung ating projection. Well, concern talaga yung ano testing. Siyempre, dapat mas maraming testing natin lagi. Pero ang nakita namin, may pattern talaga na pag nagkaka-surge, tumataas yung testing. Tapos pag bumababa yung bilang ng kaso, bumababa rin ang testing. So yung level na testing natin comparable doon sa after the surge nung ano nung alpha and beta. So hindi naman masyadong concerning yan. Saka yung positivity rate namin natin ay bumababa. Ngayon, nasa 6% na lang sa Metro Manila. Sa Cebu City nga, nasa 2% na lang positivity rate. So, pag positivity rate mababa, talagang ibig sabihin yan, hindi yan dependent sa volume ng testing, pero talagang yung trend ay mababa. Oo, pero Prof, sa akin lang ha, kung bumababa yung cases natin at sumasabay yung pagbaba ng testing, that only means na yung mga nagpapatest ay yung may symptoms lang. Well, totoo yan din. Ever since naman medyo ganyan yung pattern na nakikita natin. So, lagi naman medyo underreported yung cases natin kasi may mga hindi nagpapatest talaga. Pero kung pero kahit dagdagan natin ng mga 20% kanyari yung cases natin, makikita naman natin bumababa pa rin naman talaga. Mm-hmm. Alright. So, ideally, Prof, taasan pa rin yung testing para mas clear sa atin na talagang pababa na. Ano naman, Zen, hindi dapat nawawala yan. Yung
testing natin. Dapat expansive yung ating testing, contact tracing. Hindi dapat nawawala yun. Kahit pa wala na yung virus, kailangan pa rin yun. Alright. Maraming salamat, Professor Guido David ng Okta Research Group. Magandang araw po sa inyo. Thank you.